Una sa lahat. Kaya magbalik na ako din. Buhawi na nalasa sa Bacolor, Pampanga. May mga nagliparang yero. Pati kisame ng gasolinahan, natuklap. Sa Quezon City, baha naman ang namerwisyo. Kinilangan tuloy ilikas ng ilang residente. Ganyan din ang naranasan sa ilang bayan sa North Cotabato. Sa mga may mabubuti pong puso, tumulong po kayo. Oh my God! Ang buong detalye, kugnay ng masamang panahon, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline Tonight! PhilHealth naglaan ng 21 billion pesos na pondo para sa pinalawak na coverage sa mga pasyente na nagpapa-dialysis. Ilang senador, kabilang na si Senator Amy Marcos, diskumpiyado pa rin sa anilay minadali at pinilit maipasang Maharlika Investment Fund Bill na pipirmahan daw agad ni PBBM. Masyadong hinog sa pilit at marami akong hindi naintindihan. Paghahanap sa submarine na nagpunta sa pinaglubugan ng Titanic mas pinalawak. Hindi raw sila mawawala ng pag-asa kahit maubusan ng oxygen ang limang sakay nito. Mga nagkakalat ng chismis sa opisina, bilang na ang mga araw kapag naisabatas ang isang panukala sa kamera. Isang hektaryang taniman ng kape sa Baguio sinadyang sirain. At sina Carrie, Miranda at Charlotte, eksklusibong nakachikahan ng News 5 tungkol sa Season 2 ng spin-off series ng Sex and the City. Nanalasa ang isang buhawi sa Bacolor, Pampanga kaninang hapon. Sa Cotabato naman, dalawang patay matapos malunod sa baha. Nasa frontline balitang yan, Hannibal Talete. Hey, magbalik ka mo din! Ay, hey, may siraya yung sasakinta mo! Kuwang-kuha sa cellphone video na ito ng isang motorista kung paano nagliparan sa himpapawid ang mga yero at iba pang gamit sa gitna ng isang buhawi. Bandang alas 6 ng hapon kanina, nang manalasa ang buhawi sa bayan ng Bacolor sa Pampanga. Oh my God! Ang gasolinahang ito, parang nabalata ng bubungan at kisame sa lakas ng hangin. Ayon sa PAGASA, bunsod ng thunderstorm ang namuong buhawi. Pag may kalakasan talaga yung thunderstorm or severe thunderstorms, posible po talaga namumuo yung mga buhawi na ito or itong mga weather phenomena na ito sa loob ng thunderstorm. Wala namang napaulat ang nasaktan sa naturang buhawi. Sa mga may mabubuti pong puso, tumulong po kayo. Binahan naman ng ilang bahay sa Barangay Cayaga sa bayan ng Kabakan sa North Cotabato. Nagmistulang ilog ang komunidad. Umabot naman ng dibdib ang baha sa kalapit na lugar. Pahirapan tuloy ang rescue operation sa mga residente. Sa pinakahuling tala ng provincial government ng Cotabato, dalawang namatay matapos malunod sa baha. Mahigit 1,000 hektarya naman ng palayan ang napinsala. Namigay na ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng Cotabato sa mga apektadong residente. Ayon sa PAGASA, walang bagyo kundi dahil sa intertropical convergence zone ang naranasang masamang panahon sa Cotabato na nagdulot ng matinding pagbaha. Ito ang pagsasalubong ng hangin mula sa hilaga at timog na posibleng magdala ng pag-ulan. Ayon sa PAGASA, ito rin ang nakikita nilang patuloy na makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa kabilang na ang Visayas at Palawan. For the past week, ito ay DCC kasi patuloy na umiiral, more in particular sa Mindanao area. So posible po na dahil tuloy-tuloy na mga pag-ulan, yung mga naranasan sa mga nakarang araw, posible na saturated na yung lupa sa lugar na ito. So ayun po, so high chance of pagbaha talaga pag ito yung case. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete. News 5. 78 pamilya naman sa Quezon City ang inilikas dahil sa baha dulot ng malakas na ulan kaninang hapon. Malakas na agos ng tubig ang sinuong ng mga rescuer para mailikas ang mga residente sa Barangay Manresa. Malapit sa ilog ang mga bahay kaya umabot ng hanggang dibdib ang tubig kanina.
Sa evacuation center muna, magpapalipas ng magdamag ang mga bakwit. Naipon naman ang mga sasakyan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue dahil din po sa baha. Pasado alas 6 na ng gabi nang humupa ang tubig. Walang trip ticket ang paglabas ng detainee na si Jad Dera kasama mga NBI security officers ayon mismo sa DOJ. Umamin din ang isang security officer na 6 na beses na silang nasasamaan si Dera sa labas ng kulungan. Nasa frontline ng balitang yan, Marlene Alcaide. Sa kuwang ito ng CCTV nitong Martes ng gabi, makikitang kumakain sa isang buffet restaurant sa Makati ang NBI detainee na si Jad Dera. Kasama niya sa lamesa ang isang babae at ang mga uniformadong jail guards ng NBI. Kanina, bago sumalang sa inquest proceedings, nanindigan si Dera ng medical check-up ang pake ng kanyang paglabas mula sa kulungan. Magpapa-check-up talaga, hindi lang natuloy dahil kaya kumain na lang. Dahil hindi po natuloy dahil wala po yung doktor. At sa tanong kung ano ang pakiramdam niya, matapos mabisto sa paglabas niya sa detention facility. No comment na lang, pero may pagsisisi. Bakit? Dahil sa nangyari. Hindi na rin nagkomento si Dera kung sino ang kasama niyang babae, pero posible itong ipatawag ng NBI para sa investigasyon. Binasahan na kanina ng sakdal si Dera at ang kasama niyang 6 na NBI security personnel. Corruption of public officials ang isinampa kay Dera, habang paglabag naman sa Graft and Corrupt Practices Act at bribery ang isinampa sa mga tauhan ng NBI. May mahigit isang buwan sila para magsumite ng kanilang counter affidavit. Hindi naman natin ma-rule out na baka may nag-request na kumain muna bago bumalik. Ang importante dito, hindi naman po siya tumakas. Bumalik naman po siya ng kulungan. Sabi ng Department of Justice, walang trip ticket ang ginamit sa sasakyan ng NBI para makalabas si Dera at imposible raw na hindi ito alam ng mas nakakataas na opisyal. Hindi naman pwede yung nasa baba lang yung mananagot. Alam naman ho natin na hindi naman sila gagalaw kung walang bas-bas, no, from a higher authority. Pag-amin nga na isang jail guard, 6 na beses na raw nakakalabas-masok ng selda si Dera. Utos lang po yun, eh. Sino nag-utos? Yung mas matalas po sa amin. Yun lang po sabi. Labas po kami. Sangahan lang po. Itinanggi naman ni Dera na konektado siya kay suspended Congressman Arnie Teves na itinuturong mastermind sa Degamos Lay case. Pero yung Teves na sinasabi, yung parang lumaki yung story eh. Wala pong katotohanan. Lumabas ang isyong bagman umano ni Teves si Dera, bagay na itinanggi rin ng kampo ng suspendidong kongresista. Itong si Attorney Baligod, again, adding a fake fuel to the fake fire, sinakyan agad. Sinabi, proof daw yan na nag-iispiya yung mga ilang kawanin ng NBI for Teves. Now he has an egg on his face. Napahiya siya. In fairness, we commend the department, the spokesman and the secretary for this time being circumspect at hindi nila agad pinatulan yung report. Si Attorney Levito Baligod, ang abogado ng pamilya Degamo, na umaming siya ang nagtip sa NBI na nakakalabas-masok ng piitan si Dera. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Sa halip na Department of Justice, ombudsman daw dapat ang humawak sa investigasyon ng kaso kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Yan ang inihaing petisyon ng kampo ni suspended Congressman Arnulfo Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsala. Simula pa lang, malinaw na ininidiin na sila ni Justice Secretary Boying Remulla sa kasong pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 8 iba pa. Yan ang iginiit ng kampo ni suspended Congressman Arnie Teves. Kaya kanina, naghain sila ng motion for inhibition laban sa buong Department of Justice. What concerns us are the pronouncements of the DOJ practically since day one na involved na si Congressman Teves. The case has already been prejudged. Malabo raw na mabigyan ng patas sa paglilitis ang suspendidong kongresista, lalo't hawak ng DOJ ang mga prosecutor. Ombudsman daw dapat ang humawak ng preliminary investigation sa kaso. The ombudsman does not serve at the pleasure of the president or anyone.
Hindi direktang sinagot ng kagawaran ang mga hirit ng kampo ni Teves. Pero giit nila, hindi sila ang direktang nag-iimbestiga sa Degamo case. Just so we're clear, the Department of Justice is not a judicial or quasi-judicial body that performs judicial or quasi-judicial functions. So we must afford the panel of prosecutors a free hand to handle the case under preliminary investigation. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Pipirma daw agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund Bill. Oras na mahawakan niya ang kopya ng panukalang batas. Iginitin niyang walang dapat ipag-alala ang taong bayan basta't maayos ang mamamahala rito. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. I will sign it as soon as I get it. Sa bibig na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos nang galing, nalalagdaan niya ang Maharlika Investment Fund Bill. Oras na makarating sa kanya ang kopya nito. Sinabi niya yan sa panayam sa kanya ng media sa 85th anniversary ng Securities and Exchange Commission kaninang umaga. Yun nga lang, hindi direktang sinagot ng Pangulo kung kontento siya sa bersyong ipinasa ng mga mambabatas. Am I happy? Well, that is the version that the House and the Senate has passed. And we will certainly look into all of the changes that have been made. Sa kasalukuyang bersyon ng Maharlika Bill, hindi pwedeng gamitin ang pondo ng GSIS at SSS bilang seed fund o paunang puhunan sa Maharlika. Bawal din silang magbigay ng kontribusyon dito. Nag-aalala kasi rito ang publiko na baka malagay sa alanganin ng pondo para sa kanilang pensyon. Pero sabi ng Pangulo, the key to the success of any fund, any hedge fund, pension fund, sovereign fund, investment fund, is the management. We see examples of really successful funds. And the difference is the management. Mismong si PBBM nga raw ang nagsabi sa Kongreso na tanggalin ang presidente ng bansa bilang bahagi ng Maharlika Board. Pinatanggal din daw niya ang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas at maging ang kalihim ng Department of Finance para matiyak na independent ang paghawak sa pondo ng Maharlika. Hahayaan daw ng mga eksperto ang dumiskarte sa investment para iwas politika. Yan ang susi dyan. Kung talaga, kung mahina ang kung korap ang ilagay mo dyan, korap talaga yan. Mamawala yung pera. Kung mahusay ang nilalagay mo dyan, ay lalaki yan at magagamit natin yung pondong yan. Dadalhin sa Kamara ang MIF Bill para pirmahan ni Speaker Martin Romualdez bago idiretso sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ganap na batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Imayin pa natin ang konteksto ng balitang yan. Mayan, nakuha na ba kayong mga Senate reporters ng clean copy nito o clean bill nitong panukalang Maharlika Investment Fund? Sabi ko na, sisingilin mo na talaga ako. Wala, sadly Bok, wala akong ma-share sa'yo nung isang araw kami nangungulit. Kasi gusto rin sana namin talaga mabasa, masilip, ano ba yung napirmahan dyan, yung napirmahang copy ni Senate President Ming Subiri, pero mula sa opisina ni Senator Mark Villar na siyang author ng bill, wala pa siyang binibigay sa ating clean copy. Kasi I suppose yung clean chair dun is paano na-resolve ang problema dun sa conflicting provisions sa prescriptive period, yung 10 years versus yung 20 years. Correct. So, dalawa tinanong natin dyan, Bok. Si Senate President Ming Subiri mismo, tsaka si Senate Secretary Attorney Bantog, yung nagdala sa kanya sa Washington, D.C. Na-resolve yung dalawang yan. O, di ba? Alalahanin lang natin konti, mabilis-mabilis lang. Ang pinagkaiba, yung Section 50, 10 taon kang pwedeng habulin kapag lumabag ka sa Maharlika Law, Section 51, 20 years. Ang napagkasunduan, emerge, Bok, okay? Emerge at Secretariat, Senate Secretariat ang gumawa. Definitely hindi na bumaba ulit sa plenaryo kasi wala nang sesyon, naka-break ngayon ano. Ang nanalo 10 years. Dahil lang sinasabi, yun naman daw ang napag-usapan talaga sa plenaryo, yun din daw ang napagdesisyonan bago pinalusot yung panukalang yon. At sinabi ni Senate President Subiri, thoroughly daw discussed yan sa Viber group ng mga senador ng mayorya. But can they honestly say na yun ang napag-desisyonan in final when the final copy has
two dates or two periods. Yeah, may transcript yung mismong debate sa plenaryo at nagsabi talaga sila doon. Sinabi din daw ni Senator Mark Villar na firm sila sa decision na 10 years lang ang prescriptive period. So yun ang sinunod nila. But in the end, this was the Bicam report. Yeah. Wala nang Bicam kasi diba inadopt na nga ng House. Yeah. Basically, that's it. Correct. So, oo. So, tinaasan ng kilay Bok ng Makabayan Block yan na parang sa kanila, teka muna, sa Viber group lang kayo nag-usap para i-correct yung error na yan. Pero to the rescue naman dyan, pinagtanggol ni Senate President Pro Tempore, pangalawa sa pinakamataas sa Senado, Loren Legarda, sabi niya, hindi siya privy daw sa lahat ng Viber conversations, pero malamang naman daw, may face-to-face communication at mahalaga daw, faithful sa napag-usapan sa plenaryo yung 10 years. But regardless of the process, whether it was a Viber group or a face-to-face meeting, that's already outside of the session hall, outside of the session official hearing or the plenary or whatever you want to call it, outside of the Bicam. Tama. Pwede ba yun? Yan ang kine-question ngayon ng Minoryan. Na ever since, bigyan natin ng konteksto, ever since hinarang ng Minoryan nila Senator Coco Pimentel, Senator Risa, yung pagpasa ng Marlica Bill, yun din ang sinasabi nila ngayon. Unconstitutional yung ginawang pag-correct doon sa dalawang provision na yun. At nag-call o nanawagan si Senator Coco Pimentel na i-veto ng Pangulo, ibasura mo yung Maharlika Bill na yan. Hirit pa niya, Bok, sad day daw para sa Senado, sa isang na may 100 years old na, sabi niya ha, na na-reduce na lang daw sa isang pagiging barkadahan para lang daw i-please ang isang tao. Hindi niya pinangalanan sino yung isang tao na yan, but obviously, it's President Marcos kasi sabi niya, ginawa ang lahat, minadaling ipasa para lang daw maihabol sa State of the Nation address. Eh, sino pa ba yung nagbibigay ng sona? Si Pangulong Marcos lang naman yon. Ito pa yung medyo exciting part ko. Maging ang atin ang Pangulo, baka hindi alam ng mga kababayan natin ito, Senator Aimee Marcos po ay dumistansya sa Maharlika Bill. Umabsent siya nung pagbobotohan na ito dahil kahit siya, hindi siya resolved dun sa laman ng Maharlika Bill. Pakinggan lang natin ito po. Sa tingin ko, masyadong hinog sa pilit. At marami akong hindi naintindihan at marami higit pa duda at pangamba. So, bakit siya umabsent imbis na bumoto against? Gusto niya kasi for the record, abstain lang siya. Mukhang ganun, ha? Ganun ang basa natin dyan. Iba kasi yung no, eh. Hard no yun, eh. Diba? Utol mo pa yung ano? Utol mo pa yung presidente na gusto ng sovereign fund bill. So, babantayan natin, Bok, itong pag-usad ng controversial na Maharlika Bill hanggang sa, finally, mapirmahan ito. Ay, hindi mo pala napipirmahan ni Speaker Romualdez, ha? Kasi nasa Washington, D.C. pa rin yung kopya. Hinihintay ni Speaker and then tuluyan itong iaangat sa palasyo. Baka hinihintay pa siya ma-viber din. Hindi. Hindi naman. Sana naman hindi sa viber, please. Susunod, isang taong dialysis session, sagot na po ng PhilHealth. Nawawalang submarine ng limang nag-tour sa lumubog na Titanic. Pinangangambahang ubus na ang oxygen. At pagmamarites, pati pananakot ng boss sa mga empleyado, gustong ipagbawal sa mga opisina. Magbabalik pa ang Front 99. ₱21 billion ang nilang pondo ng PhilHealth para sa mas pinalawak na coverage sa mga nagda-dialysis. At ngayon, 156 dialysis sessions na o pang isang taon na ang sasagutin po ng PhilHealth. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Ayan ang fistula ko. Sanay nang may nakasaksak na tubo sa kanyang braso si Giselle Trias. 3 taon na siyang nagpapadialysis dahil sa stage 5 chronic kidney disease. Dahil magastos ang gamutan, kumakanta si Giselle sa kanyang Facebook page para makalikom ng pondo. So once po na dialysis po kasi kayo, forever na po yun. Hindi po kayo titigil hanggat hindi po kayo nata-transplant. Parang yun lang po yung option nyo. Si Ronald Humana naman, bugbog na rin ang braso sa kakaturok tuwing nagpapadialysis. Hindi na rin siya makapagtrabaho. Stage 5 na rin ang chronic kidney disease ni Ronald. Madali akong mapagod. Minsan may time na bigla na lang akong parang babagsak. Epekto siguro ng pagdadialysis ko. Kabilang sila ni Giselle sa mga makikinabang sa mas pinalawak na tulong ng PhilHealth.
Basta't stage 5 ang chronic kidney disease ng pasyente, sagot na ng state health insurer ang dialysis nila. Kung dati 90 sessions lang ang sagot ng PhilHealth, ngayon 156 sessions na. Aabot na sa 400,000 piso ang kanilang coverage. Katumbas yan ang standard dialysis requirement sa buong isang taon. Hindi bababa sa 3 session ang pasyente kada linggo. 21 billion pesos ang pondong inilaan para rito. Hindi na ho mangangamba yung marami nating mga kababayan, no? Lalo na po yung kapo sa budget. Patuloy namang pinag-aaralan ng PhilHealth kung paano pang makatutulong sa mga Pilipinong may iniindang ibang karamdaman. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Kahit pinangangambahang naubusan na ng oxygen ang nawawalang submarine sa North Atlantic Ocean, hindi pa rin daw susuko ang mga rescuer. Lagpas na sa 96 hours ang oxygen supply ng submersible, kaya mas pinalawak na ang search and rescue operations. Pati nga diving robot na karating na sa search zone ng deep sea. Kahapon, may na-detect na ingay sa ilalim ng dagat at inaalam na kung galing ito sa submarine. Mahigit 7,600 square miles na ang nahalugog ng mga otoridad sa North Atlantic Ocean. Ito po nawawalang deep sea submersible na Titan, punong-puno po ng kontradiksyon. Bakit po? Sa isang banda, isa raw po ito sa pinakamoderno at high-tech na submersible sa buong mundo. Sa sobrang high-tech daw ng teknolohiya, ayon sa kanyang inventor, hindi raw siya pasok sa mga kasalukuyang safety standards ng mundo. Ang 22-foot long na Titan submersible gawa po sa carbon fiber na may kapal po na 5 inches. Isa po itong polymer, hindi po siya bakal. Kaya't ang tanong na marami tuloy, kaya ba niya ang matinding water pressure sa 12,500 feet ang lalim po ng Titanic? Sa lalim kasi na yan, ang water pressure ay nasa 6,000 pounds per square inch or 6,000 PSI. Gaano po kabigat yon? Ang pressure po ng gulong ninyo sa inyong kotse nandun lamang sa 30 PSI. Pero sa kabilang dako, ang pang-control ng submersible na ito ay isa pong game controller na mabibili sa halagang $30 o wala pang 1.5 sa ating pesos. Baka nasa Lazada pa yan. Ang F710 gamepad controller na nilabas ng kumpanyang Logitech ay noon pa pong taong 2010. Isa ito sa mga controversial na umiikot doon po sa Titan submersible. Itataya mo ba ang buhay mo sa isang submarine na aabot ng halos 4 na kilometrong lalim na kontrolado lamang ng isang gamepad? Pero ang sabi naman ng ilan, abay, bakit hindi? Ang mga game controllers na ito, sobrang tibay naman daw dahil dinisenyong mag-survive gamit ng mga naglalarong bata. Ang depensa naman ng designer at owner ng OceanGate Titan na si Stockton Rush, talagang binali niya mga patakaran gamit ang mga off-the-shelf components para po makamura. Ito ang resulta, ang isang 22-foot-long submersible kung saan 5 turista ay maaaring bumaba ng 12,500 feet para po tignan ang Titanic. Wala man lang silya sa loob, nakaupo po sila sa sahig. Wala rin silang sapatos. Ngayon, ano ang tsansa na sila ay buhay pa? Kung tutusin, ayon sa OceanGate Explorations, marami raw safety measures ang kanilang submersible. Meron itong mga weights na kayang ilaglag para mag-surface biglaan ang Titan. Meron din daw itong inflatable balloon na aandar kahit unconscious na po yung mga pasahero. Pero wala po itong anumang radio communication sa kanyang mothership. Meron lamang itong text messaging system. Nangangalahati pa lamang siya ng kanyang 2-hour descent papunta po sa Titanic na mawala ng komunikasyon ang mothership sa Titan noon pa pong linggo. Meron lamang siyang 96 hours na oxygen supply, sapat lamang po para sa 4 na araw. Noong linggo pa po ito lumubog, kaya't bilang na po ang kanyang oras. Ano ang mga posibilidad? Kung nawala ng kuryente ang Titan, maaari po itong lumubog doon sa seafloor. Ang problema sa matindi pong lalim nito, 10 submersible lamang sa buong mundo ang kayang umabot sa lalim po ng 12,500 feet. At sa lahat ng iyan po, wala pang nagagawang rescue ng tao ng ganyang kalalim. Ang nagawa pa lamang ay recovery ng mga kagamitan, gaya po ng lumubog na equipment o lumubog na eroplano, bumagsak na eroplano.
Isa pa po, sobrang lamig dito sa area na ito, nasa 0 degrees Celsius. Kung di na umaandar ang heating systems, maring may kaunting yelo na po doon sa loob ng Titan at nangarib na mag-hypothermia yung mga pasero. Kung walang kurente, wala rin pong ilaw at nangangapa ngayon sila sa dilim. Ang isa pang posibilidad ay nagkaroon po ng leak ang submersible at ito po ay nag-implode o napisa ng matinding water pressure. Kung sakali po, mabilis lamang ito. Ang isa pang posibilidad, baka raw nakapag-surface ang Titan sa ibabaw ng dagat pero hindi naman niya ma-signal ang kanyang mothership kung nasaan siya. Pero problema pa rin po ito. Hindi kasi nabubuksan ang submersible mula doon sa loob kung may emergency man. Mabubuksan lamang ito mula po sa labas. So kung sakali, maaari pa rin mamatay ang lima dahil sa kawalan ng oxygen bagamat 5 pulgada lamang ang layo nila sa hangin. Susunod, panukalang magpaparusa sa mga mahilig magkalat ng chismis sa opisina, isinusulong sa kamera. Pangulong Bongbong Marcos may payo sa publiko laban sa online scams. At taniman ng kape sa Baguio, sinira. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. May kinaiinisan ba kayong mga marites sa opisina? Bilang na ang araw nila. Kapag naisabatas ang panukalang ipagbawal ang mga nagkakalat ng chismis sa trabaho, nasa frontline ang balitang yan si Faith Del Mundo. Chismis dito, chismis doon. Kahit sa trabaho, hindi nawawala ang mga marites. Sabi nga ng ilang empleyadong nakausap ng News 5, misto lang kultura na ito sa kanilang opisina. Hindi naman maiiwasan po yun. Bakit? Kumbaga, nature na ng ano yun, di ba? Yung mga tao na may mga napag-uusapan. Yung mga tao kasi ngayon, kung walang magawa sa sarili, kung nakita nila na mas umaangat yung isa, so pinag-chismisan nila. Minsan dinadagdagan pa. Yun nga lang, minsan nakakasama na ito sa trabaho. I think it creates a very toxic environment kasi nga parang we're trying to, yung nga parang bad-mouthing someone. Especially if ka-team mo pa, so parang it creates a gap then between the teams. Kaya naman ang AXIS party list, isinusulong na mahinto na ang ganitong pagmamarites sa opisina sa pamamagitan ng House Bill 8446 o Anti-Bullying in the Workplace Act. Sa ilalim ng panukala, ipinagbabawal ang sino mang magkakalat ng chismis at maling impormasyon tungkol sa kanilang mga katrabaho. Gayun din ang mga unwanted physical contact, paggamit ng mapanakit na salita, name-calling, credit-grabbing, gender-based bullying, cyber-bullying, at pananakot ng boss sa mga empleyado. Papatawan ng disciplinary actions ang sinumang lalabag dito. Sakop ng panukala mga empleyado sa gobyerno at pribadong sektor. Sa ilalim din ng panukala, dapat gumawa mga employer ng reporting system tungkol sa mga biktima ng office bullying. At kung mapatunayan na hindi inaksyonan ang reklamo ng empleyado, posibleng maharap sa administrative sanctions ang government office. Habang ang pribadong kumpanya, posibleng suspindihin ang business permit. The human resource officer who is in charge of investigating it, kung mapatunayan or found in during the investigation that there's actual bullying in the workplace, suportado naman ng Human Resources Department ng ilang opisina ang panukala. Mas magiging productive yung employees, mas magiging motivated sila to go to work every day. This will benefit not only yung mga employees natin, ano, but also our employers because syempre if it will help improve the productivity, additional income din yun for our employers. Para rin sa isang psychologist, hindi dapat binabaliwala ang mga biktima ng chismis at bullying sa trabaho dahil malaki ang epekto nito sa mental health ng mga empleyado. It's not just like being having a burnout syndrome. Rather, yung nagkakaroon na rin ng feelings of depression or nagkakaroon ng mixed anxiety and depression. And it comes to a point na magugulat ka na lang eventually, they will say na, I think I was traumatized with what happened. So, magugulat ka, post-traumatic stress disorder na pala. They felt so bad na parang
up to the point na nagkakaroon sila ng nightmares dun sa mga events na yun, and it keeps on coming back, flashbacks. It becomes a point na talagang there might be a mental health issues for reasons na... Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Huwag magpapadala sa mga too good to be true. Yan po ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong talamak ang online scammers. Pagtitiyak ng Pangulo, inaaksyonan ng gobyerno ang paglaban sa mga ito. Kabilang na nga ang SIM registration sa mga paraan para maiwasan ang mga text scam. Pero aminado si Pangulong Marcos na mahirap hanapin ang mga scammer nagtatago sa likod ng mga peking account online. Kaya't dapat daw alam ng mga Pilipino kung paano hindi malinlang ng online scams. If the public is aware and knows and is able to spot because of the way that these scams are presented, then that is the best defense that we have. Magbubukas ng bagong ruta ang LTFRB para sa ibang pampublikong sasakyan kasunod ng pansamantalang pagsasara ng ilang biyahe ng PNR. Plano ng LTFRB na mag-deploy ng 30 bus sa rutang FTI sa Taguig-Hagag Divisoria via East Service Road, 25 bus sa rutang Alabang Divisoria via SLEX, at 5 modern jeeps naman sa biyaheng Malabon papuntang Divisoria. Layo nitong matulungan ang mga pasaherong apektado ng mga isinirang biyahe ng PNR para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na tatakbo mula Clark sa Pampanga hanggang Calambay. Kape is life. Kaya ganun na lamang ang panghihinayang ng mga taga Baguio City nang tumambad sa kanila ang 1 hektarang taniman ng kape na nagkasira-sira. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Putol-putol ang mga sanga ng mga puno ng kape sa coffee park ng Baguio nang datnan ng mga otoridad noong nakaraang linggo. Nasa 1 hektarya ang lawak ng coffee farm na tinamnan ng halos 200 Arabica coffee trees. Ayon sa barangay, may mga nakakita kung paanong sinira ang mga pananim sa parke. Ang problema, wala raw may lakas ng loob na ituro ang mga salarin sa takot na madamay pa. Tinawag po natin yung mga stakeholders sa Light Park together with the representative of the City Vet and Veterinary Office and Agriculture Office na nag-usap-usap kami nito at wala namang umamin kung sinong may gawa. Taong 2018, itinanim ng City Veterinary and Agriculture Office ang mga nasabing puno para makatulong na palakasin ang produksyon ng kape sa lungsod. Kaya ganun na lang ang pagkadismayan ng mga lokal na opisyal. So we adapted that for almost 5 years. Palalaki na yung coffee. Nung bumalik kaming maglinis ulit, magtanim, gano'n na nangyari. Talagang sa disappointment naman ng grupo na nagtanim doon, talagang nakita ko sa kanilang mga mukha na talagang embarrassed, talagang napakalungkot. May mga bugo na, may mga video ako rito, binidyo namin. Nagpuproting na yung iba. Sa Agosto at Setyembre na sana aanihin ang coffee beans kung hindi lang sana sinira ang mga ito. Naiulat na sa Baguio City Police ang insidente. Sakaling matukoy ang mga salarin, desidido ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na magsampa ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Abangan, stars ng Sex and the City na pa-throwback kasabay ng silver anniversary ng iconic series. At estudyante sa Cotabato, 100,000 pesos ang nakuhang graduation gift. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nakikita po ninyo ngayon ay ang live na kuha sa Bulkang Mayon sa Albay. Patuloy itong nagbubuga ng nagbabagang lava. Alert level 3 pa rin ang nakataas sa bulkan kaya nananatili pa rin sa evacuation center ang mga residente na sa 6-kilometer danger zone. Uy, showbiz tonight naman tayo. Hatid ni Jenny Alipoon. Jenny, anong chika mo sa amin? Thanks, Mean. At dahil Thursday, aba, all international ang chika natin ngayon. May bagong project si award-winning actress Dolly De Leon. At this time, kasama niyang Hollywood star na si Nicole Kidman. O, di ba? Bongga! Yan at iba pang showbiz news tonight sa report na ito. Nakakalimutan yun kasi
Pinoy Pride na naman! Si Triangle of Sadness star Dolly De Leon ang new addition sa season 2 ng 9 Perfect Strangers. Nakakasama niya lang naman dito ang Hollywood A-lister na si Nicole Kidman. Kinumpirma ng online entertainment website na Deadline ang inclusion ni Dolly sa cast. Breakfast 7, lunch noon, dinner 7:30. Hango sa isang mystery drama novel ang 9 Perfect Strangers. Tumatakbo ito sa kwento ng siyam na stress city dwellers na pupunta sa 10-day retreat para mag-unwind sa resort ni Masha, played by Nicole. Pero iba sa kanilang ine-expect ang naranasan nilang retreat. Same formula raw ito from the preview season pero with new locations at new strangers. And just like that, ang iconic at pop culture phenomenon noong early 20s na Sex and the City, 25 years na! Exclusive na nakatsikahan ng News 5 ang mga bida ng series na sina Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon at Christine Davis. O mas kilala bilang Carrie, Miranda at Charlotte. The biggest change is the, you know, the connection that I have been privileged to have with this character, with this show, with this franchise, and with the audience who has been so committed for so long. It is profoundly moving and gratifying and feels very privileged. It's been just incredible for 25 years to have played this character that so many people love and admire and almost feel like she's a real person. Family. You know, si Christine, thankful sa serye, lalo na sa pagkakataong mag-give back. We've been able to have kind of this global like entrance into things, for instance, philanthropic ideas. I've been able to get involved with the elephants in Kenya and the refugee situation around the world and like that. Streaming na ang Just Like That Season 2 sa HBO Max. I don't know what tomorrow will bring. Yan ang latest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lipon, Bokman. At sa ating pabaong pampagood night, napasana all ang netizens sa regalong natanggap ng isang estudyante sa kanyang moving up ceremony sa Cotabato. Ang surprise gift kasi ng kanyang proud tita, tumataginting lang namang 100,000 pesos. Wish granted para kay Justin ang natanggap niyang regalo. Hindi bale raw na walang medalya basta't may 100,000 piso. Ayon kay Tita Sheila, super proud siya sa kanyang pamangkin kaya yan ang naisip niyang iregalo. Gamit ng tigi 1,000 piso, bumuo siya ng isang malaking garland at sorpresang isinabit kay Justine. Ang natanggap na pera, idaragdag daw ni Justine sa kanyang ipon para sa pag-uwi sa Pilipinas ng kanyang nanay na OFW. Dahil sa kwentong yan, ang mga netizen tuloy gusto na rin maging tita si Sheila. Tita Sheila, hello po. Ba't din na niya chineke? Siyempre maganda yung... yung malaking cheque yung pagnala ka sa loto. Yung loto. Yung nakalag tita. Oo nga, kaya nga. Kasi ma-hold na pa siya yung pagpahuli. Hindi pa naman uli. No, Wallace. Happy birthday, ay, happy Wallace. Ay, bukas pa. Sorry po, ang floor director namin may, ano, may karawang ngayon. May pinagdadaanan. Mm. At yan po ang 45 minuto pag may malagang headlines. Balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangka sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adlingao. Magandang gabi.